Okay guys, good morning. Ang topic natin nito ngayon, itong call po, ito sa Mosa Air 2. Last time nag-upload ako sa YouTube, ang topic natin doon ay yung how to repair the intermittent power sa battery problem kasi yun. So, nung natingnan ko sa loob, dito sa loob, yung spring for the negative terminal, something loose. So, nangyayari, nung natingnan natin, so, na-detach niya siya sa kanyang, sa kanyang pinaghihinangan. So, ginawa ko, dismantle ko siya at ni-repair. So, dinagyan ko siya ng reinforced na another spring, same the other side, para medyo malakas ang kanyang tension. So, nung na-repair ko siya, at umoke naman. So, tinago ko, tinanggal ko ang baterya, tinago ko siya. After 1 week, nang gagamitin ko siya ulit, hindi na nagpa-power. Gagawin natin ngayon, babaklasin natin to, dahil last time, dito lang banda sa ibabaw ko siya na nabuksan. Hindi ko siya talaga na buksan doon dahil maraming tornilyo at nakita ko naman na ang terminal naman dito may problema. So, hindi ko na kailangan na tanggalin doon sa loob. So, sasamahan niyo ako guys para matingnan natin ito loob at tingnan natin kung anong magagawa natin dito. Okay guys, i-analyze natin yung circuit ha. Kasi ang circuit for battery. So, nagtaka ako kung bakit tatlo ang wire. So, yung wire white, red, blue. So, ito last time yung baterya niya. So, ito. Ito nakaligtaan ko itong tatanggal, nakaligtad ko itong tanggalin sa gimbal after ng aming coverage. So, ang nangyayari nung gagamitin ko siya, overnight ko siyang na-charge, kinabukasan namin na gagamitin. So, hindi talaga siya mag-power. So, tiningnan ko nga ito, yan tiningnan ko. So, ang battery nito 4.1, ito ay good. Tapos ito, as in zero, wala. Sinubukan ko na na-shock ko siya sa battery, high voltage, para mabuhay o kung meron man siyang loose connection doon sa loob. So, wala talaga. So, ganun din to. Yan o, wala, ganun din to. Wala rin. So, ganun din, wala rin. So, those are three battery are defective. Only one is good. So, na-try ako na titing order sa Lazada. So, nakita ko. Wala. Yan, itong nakita ko. Yon. Ito yung battery. So, ito may protected. Ito may protector ito. Kasi yan, o. Oh. Yan, may protector ito siya. Yan. So, meron siya dito. So, nung kinabit ko siya dito, hindi magkasya dahil sobra nga. Hindi magkasya. Sobra siya. So, ang ginawa ko, para magamit ko siya for the meantime,
So ginamitan ko siya ng dalawang battery, isang ganito at isang ganito. Yung yung isang baterya na ano na yung walang ano, yung walang ulo. Yan. Ngayon para ko siya. So nagamit ko nga siya. So nung nasa event kami, bigla namamatay kasi nga ang ano, may protector siya. So nag-automatic shut off itong battery. So ang ginawa ko, tinanggal ko siya dito. Tinanggal ko yung protector. So ganito naman siya kasi yan, may siyang terminal. And ganun na siya. Nung ginamit ko siya, how many times ko siya nagamit? Okay, the base ito. Ngayon, ang problema ganito naman. After na ilang linggo ko siya nagamit, nang gagamitin ko siya ulit, hindi naman nag-power ito yung gimbal ko. So ang nangyayari, tiningnan ko ulit. So ito na naman. Tatlo na naman ang defective. Only one is good. So in compare ko sa original battery, ganun din. Three defective. So meron talaga problema ito. Dito meron talaga problema. So i-analyze natin. So ganito yan. Okay, battery 1 2. So yan, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Battery 1, battery 2, battery 3, at battery 4. So this one is positive and this one is negative. So pag titingnan natin itong circuit, to meron siya isang circuit dito dito. Yan, meron siyang line dito patungo dito ngayon sa battery regulator or battery protector. I don't know kung ano bang function nito. So anong nangyayari, meron pa siyang terminal dito. Yan. So yan, ito yung battery protector. So mayroon dalawang line dito, which is positive at saka positive. Patungo naman ito ngayon sa main board. Yun. Patungo naman ito ngayon sa main board. So ngayon, nung nilagyan natin ito dito, yan. So yan ha. Tingnan natin ha. Yan. So lagyan natin ito ng battery. So ito, tinanggal ko na ito eh. Ikaw, kunikta ko muna. Yan. Yan ang original na setup nito. Ganun siya. Yan. So i-ano ko na lang kung yan. So balik tayo dito sa ano, sa baterya. Itong baterya nito, itong set aside muna natin ito, itong dalawang grupo nasira. So ito ngayon ang na-order ko. Ikakwento ko sa iyo mamaya kung anong ba talaga ang dahilan nitong ano nito. So gamitin ko muna ito dito. So dahil
dahil ito ay flat, so hindi siya pwede, di ba? Hindi siya pwede. Yan. Pero ito, nag-order ako nito ulit, ganun. Pero ang dumating, wala na siyang ulo. So, another problem ko na naman yun. So, ang ginawa ko, ito muna. Ito muna ang ginawa ko. Kasi, nag-order ako nito. Kaso, mababa yung current. So, ang current dito, 3.8. Pero, mas magaan, ikumpara mo dito. So, 3,800 mAh. Pero ito ay nasa ano rin ito eh. Teka, ano bang anon tong current? Ang current nito is teka, para sila nito eh. Ginawa ko ito, pero dahil ito okay na pang testing lang naman, so ito muna gagamitin natin. Para ano natin kung ano ba talaga ang nangyari. Voltage check, say 15 volts, so 15.9 volts, yan, 15.9 volts, so try natin ngayon i-switch kung magkakaroon ito dito ng iglap power, see, diba wala, so wala. So, wala. Talaga wala. So, ang gagawin natin, tanggalin natin ulit. Gagamit tayo ng external power. Power supply. So, gagamit tayo nito. Ayan. So, tanggalin natin to. Ayan. So, yan. So, ito ngayon yung itong center, dito yon. So, half the power. Kung ito ay halimbawa ay kung ito ay from negative is 0. Kung ito ay naman halimbawa ay 16. So, dito ay 8. So, siguro ang function nito, siguro ang board nito either na half lang ang power ng ginagamit kapag naglobat, nagsishifting siya dito para mareregulate dito yung power. I don't know, basta yun ang teori ko. So tingnan natin ha. Tingnan natin. So maglalagay muna tayo ng power dito. So, yan. Ito. Yan. So, output. 8 volts. So, lagay natin ng 15 volts. Yun. Huwag tayo lumagpas sa 15 lang. Yan, 15. So, next negative. Dito. At ito naman, positive. So, dito yan. So, pansin nyo guys, wala siyang current na nabibigay. So yan, tingnan natin dito sa output. Ay, hindi kunita. Ayan. So, yun guys ha. See? May power siya. May output siya. Ayan. May output siya.
Ngayon, try natin na bubuhayin. At this, oh, wala talaga guys, wala. Di ba? Wala. Wala. So, ngayon, ang gagawin natin, off muna natin to. Ayan. So, mag-experiment tayo. Tanggalin muna natin to. Ayan. Ayan. So, tanggalin na natin itong terminal. Ayan. Kasi baka nagkaroon ng conflict. So, ayan. Off po natin. Pitin balls. So, pitin balls. Ayan. So, ayan. Power. Wala. Wala talaga. So, off natin. So, di ba guys, tatlo ito. Tapos to dalawa lang. So, para safe tayo, ang gagawin natin, ito, tanggalin natin to. Para safe tayo, tatanggalin natin. Kasi, nung tinignan ko ito, ito, sige, nag-mimify ko yun. Yan, o. Yan. So, yan. Ito, yan. Pakita ko sa'yo, yan. May sunog. Mayroong nasunog na parts. So, problema natin ito ay wala naman tayong mabibili. Ngayon ko i-dali mo rin ito sa ano, dahil COVID time, hindi natin ito mabaliwala lang ito at saka matagal kung dadalhin pa sa service center. So, ang gagawin natin ito is i-modify natin. Mag-try tayo ma-experiment modification para maayos natin ito. Kasi malaking kawalan sa akin ito kapag may bigla akong service, wala akong madala. Meron naman akong Mosa Air 1, pero mas gusto ko ito eh. Okay. Ang gagawin natin, troubleshoot tayo para safety. Yan. So, i-press muna natin ngayon ang positive kung saan nakakonekta ito para hindi tayo magkamali. So, yung positive, okay, direkta yung positive. Direkta. Directo the main board. Okay. So, ngayon, tingnan natin ngayon ang negative. So, negative, dito natin titingnan. Yan, yung blue. Blue wire. Pero, pag tingnan natin ito, wala. Kasi dadaan sa circuit eh. So, na-notice yung guys na dalawang circuit. So, ito siguro ang mag-shifting para katagal siya kung ilang oras. So, try natin i-connecta ito yung negative dahil yan. Connecta natin dito ang positive kasi direkta naman yan doon eh. Direct to the main board. So, ang gagawin lang natin, dito tayo mag-experiment sa negative. So, para safe, kung muna natin, gawin muna natin ng 7.5 volts. So, ayan. Adjust tayo ng 7.5. Oops, sobra. Okay, 7.5. So, check kung tama ang output ko. So, positive ko sana. Positive.
dito negative, okay, 7.47, okay lang yun. So ang negative dito tayo magkukonekta kasi wala eh, sulog na to eh. Kasi sunog na yun, so wala na tayo magagawa dyan. Kasi kung i-direkta natin dito 15 volts dito ang pumapasok. So hindi ko lang alam, I'm afraid baka ito ay nasira na yung main board. Pag nasira na to, totally junk na to yung gimbal ko. So sayang. So ito ngayon gagawin ko, i-connect ako dito yung negative. Ayan. So negative na yan. Dito negative. So i-off ko muna yung output. Ayan. Off ko muna. Kasi pag i-on ko, ano mangyari? Okay. Off ko muna. So negative to negative. Positive nito dahil direkta naman yan doon, so i-connect ako dito. Ayan, so okay na. So check output 7.5. okay, tingnan natin dito. Ayan, wow. 7.5 guys. Okay guys, 7.5. So try natin ngayon buhayin to. I-ano natin kung sakali umubra, kung hindi. So wala, troubleshoot again. Uy! Ah! Ah! Nagkaroon ng power. See? Yes. The current of power. Thank you, Lord. Thank you. Woo. So, may pag may pag-asa. May pag-asa yung gimbal ko. May pag-asa. Okay, open na natin to. Yes. Ganito. I'm very happy. Yan. Okay. Thanks sa power supply kong ito. Okay. So guys, dito, tingnan nyo to guys. Meron akong nakita dito, 10K ito. 10K. So ito ngayon ipapalit ko doon, para kasi doon delikado, baka masagi at matanggal yung tin. Mas lalong laking problema. So ito ililipat ko, lagyan ko na lang doon ng extension. Para sa jumper. Okay guys, nakabit na natin to. So from pin 4 to positive side, ang ginamit natin na resistor 10K. So kapinalize natin yan. Pero dahil nag-modify na tayo, so tatanggalin na natin to. Hindi na natin i-correcta dyan. Tapos ito yung red line na corrected dito. So itanggalin na rin natin yan dito. Yan. So disconnect na lang natin din yan. 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 So ngayon, ang nakakonekta lang dito yung
total na 15 or 16 volts from battery to protector to main board. So yun ang ginawa natin. So guys, so ito for the meantime, ito abandon na ito. So takpan na lang natin to. Yan. Four. Four. So, ito muna guys ang gagamitin natin. Okay guys, install natin to. Ito yung Musa Airco. Yun yung sa mga sigaret. So, taras lang kasi sila nito eh. So, ang original kasi ay sira. Kaya gumawa ko. Sa bait? Oo, pwede sa bait. Pero heavy duty ito. Ito yung sigaret na nagamita. Kahit na ano, e-sigaret. Pwede. Oh, yun. So, ito ngayon ang kakabit natin. Ah, gawa mo lang yan? Ito na may sira, may problema kasi ito eh. So hindi nag-power, so may problema sa loob yung circuit na sunog. So nag-modified ako, so try ko ito. So this one, itong bago may ulo at saka ito ang wala. So itabit ko ito. Pinag-ano na. Baka talagang mag-ano yun. Negative. Ano yun? Pwede rin naman ito. Pero dapat pareso. Kaso, ito kasi isang. Ito kasi walang ulo. So, ito yung ginamit. Para makatouch siya dito sa negative. So, yun. Ano yun? Gumagana na? Oo. Yan na lang ito. Ayan. Yes! Okay. Try natin.
Yes! Success! Guys, ito yung battery na nasira ng circuit dito sa loob dahil nagkaroon ng fault. Nasunog yung protector. So, kapag nasiraan kayo ng baterya na tatlong piraso nito, apat ito eh. Pero may experience nyo ito, pag nasira itong tatlo at ang isa ito ay good, 80% may damage na yung circuit inside. Protector na yun ha. Ngayon, papalit ka ng panibagong ulit na battery replacement. Kapag nasira ulit ito, itong tatlo, pag nasira ulit ito, 100% may sira yung circuit board inside. So, ang ginawa lang natin, mag-modify tayo doon sa MOSFET. So, yung MOSFET ay 8 pin. So, yung pin number 4, connected lahat yan na tatlong IC na yon na MOSFET. Pin number 1, pin number 4, sa IC1, IC2, IC3. So, lahat yan ay pin number 4, connected yan. Pinag-isa lang yan. Ngayon, konektahan natin ngayon ng 10 key. Konektahan natin ngayon ito ng 10 key. From positive side, going to number 4. Number, pin number 4 of IC. So, yun lang. So, gagana na yun. Kasi kapag wala yun, may power siya, mayroon siyang voltage, pero hindi makapag-produce ng current. So, yun nga ang dahilan na hindi makapag-power on nitong gimbal. So, nung na-troubleshoot ko, tinignan ko yung circuit, yun nga. So, nagawa ko ng modification dito sa IC, resistor, 10 key, patungo doon sa pin number 4 at sa positive side. So, success! Ayos! Ayos number 1! Okay guys, kung napadaan po kayo sa aking channel, huwag mong kalimutan i-subscribe po yung aking, pindutin yung subscribe button at paki-click na lang din sa notification bell para sa mga video ko in the future, sum-update po kayo. So, maraming salamat guys!